Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome back dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila sa Elizalde Broadcasting at siyempre sa ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Ngayon ay November 8. 8 ba ngayon? 2022. Nako, halos hindi ko na minsan nakalimutan na yung araw eh, no? At maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa atin. At alam niyo po, ang ating pong mga nababasang news ay nakakatuwa sapagkat patuloy ang tumutulong at iba't ibang ahensya sa ating pong mga kababayan at lalo na rin po pinangungunahan ng ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. Ano po? Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi ang mga pagkiluso ng pagtulong sa iba't ibang probinsya, lalo na po dito sa lalawigan ng San Jose Antique. Sapagkat doon ay meron tayong magandang balita, ang MMDA Public Service Division nagbigay ng safe na tubig para sa mga mamamayan. Di po ba magandang balita yan? At sangayon po dito, ito ngayon ay mapakinggan ho natin ang reports ng ating masipag na si Miss Diding Elizalde. Okay. Na in-interview po niya yung nurse ng MMDA Public Service Division na si Mr. Abraham Ona. Okay. Pasok. Okay. Good afternoon, Tita Mel, at sa lahat ng tagapakinig at tagapagsubaybay ng programang ito. Tita Mel, kahapon November 7, 2022, dumating dito sa probinsya ng Antique ang MMDE Public Safety Division para tumulong sa pag-provide ng mainom na safe drinking water para sa mga rescuer na na-deployed dito sa probinsya ng Antique. Ngunit may mga residente ring nang hingi sa kanila ng mainom na tubig. Ang ginawa nila ay nagdagdag ng purifier machine para gamitin at lahat ng mga mamamayan dito sa Antique na nangangailangan ng safe drinking water ay kanilang binibigyan at libre ito o walang bayad. Tita Mel, pakinggan natin si Sir Abraham Puna, nurse ng MMDA Public Safety Division. Type kita kaya sir sa EB Broadcasting. Sino gani sir? Abraham Buna, isa akong nurse EMT. Agency namin is MMDA Public Safety Division. Na-deploy kami dito. Ang sir, ano to sir ang pinagano nyo ng mga tubig para sa mga nasalanta ka pagtukay? Yung portable namin na water purifier, sorry, ano yan, is naka-assign lang yan sa isang rescue unit pag nag-deploy sa disaster. Kasi mahirap kumanap ng mainom na tubig. Yung nangyari, mayroon nang hihingi sa amin ng mga residente. So nakita na kailangan pala, yung mas marami yung ganong klase unit. So, yun. MMDA, nagdagdag sila ng additional na mga 40 units na ganyan, purifier. Opo. So, nangyari, nakita kasi na maganda yung impact, nakatulong doon sa, lalo na yung, yung aftermath ng bagyo, na walang mahat na tubig. Yung purifier kasi niyan, is apat yung stage lang na i-purify yung tubig kahit tubig ng ilog. Pero libre ito, sir, sa mga mamamayan? Oo, libre yan, lahat. Walang, kahit kung saan kami ma-deploy, at mayroon, basta mayroon lang
kitang source ng tubig na pwedeng i-purify natin para pwede mainom ng mga tao. Yan, libre yan po. Si gobyerno din naman yan ng Mangali. Sige sir, thank you. Yun lang ang may tanong namin sir sa iyo. At yun mga tagapakinig, si Sir Abraham Buna, nurse ng MMDA Public Safety Division. Thank you Tita Mel, at yun lang ang ating maihahatid na balita para sa AB Broadcasting, Diding Elizalde reporting. Ayan po, maraming maraming salamat Miss Diding Elizalde mula sa Antique, ang ating pong reporter. At syempre po, maraming salamat din kay Ginoong Abraham Bona, ang nurse ng MMDA Public Safety Division Service, no? At yan po ay pinapakita ng mga ating mga kababayan sa lalawigan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ay tumutulong talaga ang bawat isa, lalo na ang mga otoridad. At yan po ay kinagagalak po nating malaman at pinaalam dito sa atin, dito sa Kamaynilaan at Karatig Pook, para makarating naman po sa ating mga kababayan na hindi lamang po dito ang bayanihan sa Metro Manila, kundi sa ano po, sa mga lalawigan, ay uso po yan. Yun nga po, nakita natin na ang tubig ho ay number one na napakahalaga po sa ating mga, sa ating buhay, sapagkat sinasabi nga po, huwag na tayong makakain ng mga isang buwan, pwede pa hong tumagal ang tao, subalit mga ilang araw lang na hindi tayo makainom ng malinis na tubig, malaki ho problema natin, malamang mauwi pa sa matinding sakit o kamatayan. So yan po isa sa mga maganda nating ibabahagi sa inyo sa pamagitan ng ating reporter na si Miss Diding Elizalde mula sa Antique. At iyan po ay ating pong hinahangaan at sumasaludo tayo dahil sila po ay nagkakatulong-tulong doon. Sinasabi nga po na nagkaroon ng project ang MMDA Public Safety Service Division, na kung saan ay nagkaroon ho sila ng yung mga gadgets. So bumili sila ng ano, ng 44 na units ho yata ng purifier, water purifier, no? Kasi alam ho nila na kapag ang mga tao ay katulad yan, nagdaan yung bagyo, no, ito po ay lalo na inihahandog nila do sa mga taong na biktima ng bagyo doon sa Antique. Alam niyo naman, marami ho, hindi lang sa Antique, no. So sa Makatwid, yung ating mga tubig ay napakahalaga, ino-order pa ho yung mga ibinibigay nga sa iba't ibang probinsya ng mga bottled waters. Pero ito, matalino ho talaga sila, at talagang ika nga po ay ginagamit to ang sentido common. Dahil para siguro alam niyo naman yung mga bottled water, pagka ano, medyo binibili ho yan at medyo mahal. Hindi naman ho mahal, ibig sabihin binibili para makapagbigay ng mga tubig sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ito ang naisip naman ng MMDA Public Safety Division mula sa San Jose Antique, no? At sila po ay bumili sila ng mga water purifier, na kung saan yung mga tubig sa ilog o kung saan mang may tubig ay ipupurify ho yun para mainom, maging potable water, no? Mainom ng sambayanan, kasi alam nyo naman pag ang tubig hindi safety, ano ang mangyayari sa sambayanan? Di po magkakasakit, at pag nagkasakit yan, lalo na yung sinasabing diarrhea, wow, mabigat ho yun, no? Gamot na naman, alam nyo naman, mahal ho ang magkaroon ng sakit ngayon. Bawal ang magkasakit. At siyempre, yung mga tubig na maiinom na hindi safety, hindi ho safe, ibig sabihin, hindi ho purified or whatever, na hindi talaga malinis, siguradong sakit ang aabuti ng ating mga mamamayan. Ngunit ito, ipinakita ho sa San Jose Antique ng MMDA Public Safety Service Division, at tayo po ay sumasaludo sa kanilang mga sa kanilang mayor, governor, and lahat ho ng mga tao, ng mga kanilang mga official doon. At siyempre ang isa sa kanilang mga tauhan ay si Mr. Abraham Bona, na isang nurse nila, na napaka-dedicated naman sa kanyang tungkulin bilang isang nurse.
sumasaludo kami sa inyong lahat at maraming salamat. At ganun din naman sa ating reporter, yun nga po si Miss Diding Elizalde, na talagang nangangalap siya ng mga magagandang balita o kaya mga magagandang kaganapan dyan sa probinsya. O kung hindi man maganda, eh dapat ho maparating natin sa national government, di po ba, sa pamamagitan ng ating studio, ang Elizalde Broadcasting. Nais po nating makatulong sa ating sambayanan sa pamamagitan ng ating broadcasting. At maraming salamat po sa inyong mga pagtulong. Pero yan nga po, ang kahalagahan ng tubig ay talaga namang hindi ho natin mapapasubalian. At alam nyo naman, pag bumagyo, ang mga tao ay naghahanap talaga agad ng tubig at napaka-importante. Kung hindi ho tayo makakainom ng tubig ng tama, eh magkakasakit ho tayo. Kailangan ho ba pagkagising sa umaga, tubig, isang basong tubig na at least maligamgam o dalawang baso. At saka syempre, sinasabi nga po ng mga doktor, at least 8 to 12 glasses of water every day ang dapat makonsumo ng isang tao. Di po ba? Kaya ganun ka-importante. Eh, paano ho? Pagka tayo ay binagyo, katulad nitong nakaraang itong ating busita na bagyong si Paeng, no? Na matagal hong umistambay sa mga lalawigan at talagang terrible ang ginawa sa ating kapaligiran at sa ating ekonomiya. Bumagsak tuloy dahil nga sa kanya. Dahil ang ating mga pananim ay nasalanta, no? Bago po tayo magpatuloy, ay mayroon tayong mga shoutout dito from Mr. Sammy Gabot and Loida Diaz, our former principal, one of the best principal in Manila. Si Dr. Loida D. Diaz and si Mr. Sammy Gabot is watching. Thank you very much, sir and ma'am. Great job. Great job, Miss Pate Derecho. Miss Pate Derecho, ikaw pinuri ni sir. At si Elizalde Day, good job, Miss Diding Elizalde. Yes, hurra to Miss Diding Elizalde. Alam niyo po, itong si Diding ay talagang masipag at saka talaga hong meron ho siyang concern sa kanyang mga kasamahan dyan sa mga kababayan natin dyan sa Antique, San Jose Antique, no? At tayo po ay sumasaludo sa kanila. At syempre, ito pong ating mga pinag-uusapan na tubig ay number one na importante sa buhay ng tao. Inuulit ko po yan, no? Ay, siyempre, pag-iinom ng gamot, tubig. Pagkatapos kumain, tubig. Bago kumain, tubig. Bago matulog, tubig. Tubig at tubig pa. Sapagkat, ilang porsyento ba ng ating katawan, ang parte ay kailangan ay tubig. Di po ba? O, kaya, huwag niyong kalilimutan. At siyempre, mga kababayan ko, mga kadiskarte, don't forget na pagka kayo iinom ng tubig, huwag kayong laklak lang ng laklak ng tubig na hindi safety, no? Alam nyo, yung mga tubig kahit dyan sa ating, galing sa ating gripo, no? Minsan, hindi po potable yan, lalo na kung bumagyo na sapagkat nasira po yung mga tubo na pasukan ng mga tubig baha, mga ganon, no? Alam nyo po, naalala ko, nag-umpisa po itong mga bottled water sa ibang bansa, ano? At para tayo po ay sumunod na rin at lahat halos ng bansa gumagamit na ng bottled water, no? Yun ho bang ano ba yan? Mineral water kung tawagin nila, no? Pero okay naman din ho yung mga tubig mula sa ating gripo na galing sa sa ating sariling yung mga tubigan dito sa atin, okay naman yan. Pero, parang nakagawian na po natin ang ipopurify yung water, no? Kasi alam nyo naman po, yung mga bottled water na yan, eh, kaya nga po binibenta yan ng mga nagpopurify dyan, yung mga malalaking mga lalagyan, no? Lahat halos po ng tahanan dito sa Metro Manila at sa buong bansa halos, ay bumibili na ng tinatawag na mineral water. Pero kung tayo naman po eh can't afford, pwede naman ho natin siyang ipakuluan kung tayo ay talagang kapos at wala pa ngayon. Kung kayo ay hindi tiyak na ang tubig dahil nga bumagyo at bumabagyo pa rin, pwede ho pakuluan natin ang ating tubig na makukuha mula sa ating gripo o kaya kung saan ho niya nakuha para inumin, no? Pero kung ipapaligo, pwede naman ho hindi siguro
pakuluan. Ngayon, kung medyo malamig, mabantuan nyo na lang ng mainit-init. Para ano ho, para ang dating is safe, no? Ayun, sabi ni Miss Faith Derecho is watching. Thank you very much for watching. Ayun, no? Yung tubig ng, isa na sabi nga po, yung tubig, pinakamahalaga. Ayan. Kaya nga, sinabi ho dito na ang probinsya ng Antique, nakita ho nila ang pangangailangan ng mga mamamayan doon. Marami hong nanghingi ng tubig na doon sa iba't ibang lugar. So siguro naisip ho ng mga awtoridad doon na wow, ito pala ang talagang kailangan, pagtuunan natin ng pansin. So imbis na yung kanilang ano lamang target ay yung lugar na kung saan nabiktima ng bagyo masyado, nilibot ho nila yung buong Antique, kumbaga. At naglagay sila ng purifier. Yan, alam niyo po yung purifier. Yan ho yung isang gadget ho yan na pag dumaan ho yung tubig doon, pinupurify yung ano, ibig sabihin, nililinis, no? Hinihiwalay yung mga kung ano yung hindi, yung mga dirty na mga bacteria, parang ganyan, para maging potable water siya, no? Alam niyo sa ibang bansa, ano, yung mga tubig ho doon sa gripo nila, hindi ho talaga nila iniinom yon. Talagang ang kanila hong iniinom ay mga bottled water. Kasi pagka nilagay niyo sa baso yung tubig doon, alam niyo po ba, may kulay eh. Parang medyo, ano ho, kumbaga sa ano, malabo. Kumbaga sa salamin, malabo ang tubig na yun. Yung pala po ay kasi intended lamang para sa paghuhugas ng pinggan o whatever. No, kung ano man yung hugasan nyo. Yan ho yung ganung, yun ho ang purpose ng mga ano nila, tubig sa gripo. Pero yun na nga, lahat silang lahat doon ay puro mineral water. Nagaya na tayo dito, no? Ang tubig ay buhay, Ma'am Mel. Tama po yan, sabi ni Sir Gabot. Totoo yan. Kaya pahalagahan ho natin yung tubig. Hindi yung basta pag tayo ay naglalaba o ano, kahit yung hindi maiinom yung tubig na yan, pahalagahan ho natin, hindi yung porkit hindi maiinom, magsisipilyo kayo, bubuksan nyo ng todo-todo. Aba, hindi ho tayo tumutulong ng conservation ng tubig pagka ganon. No, syempre, kung maaari nga po yung mga pinagbanlawan natin, pwede ho nating ipang buhos doon sa mga karsadang ika nga pag during the time na ano ho, na medyo mainit ang panahon, yan, ibubuhos ho doon. O kaya, pwede ho yun sa ating mga banyo, no? Para yung mga yung tubig ho ay hindi nasasayang. Kasi yung conservation po ng tubig ay tumulong tayo, hindi porket may tumutulong tubig sa ating gripo, lalo na dito sa Metro Manila. Alam nyo naman, medyo madalas sa nagkakaroon ng biglang napuputol ang flow ng tubig dahil may mga ginagawang kung ano-ano. At syempre, ang autoridad ng mga tubig dito na nagbibigay ng tubig sa Kamaynilaan at Karatig Pook ay magbibigay syempre ng ano ho yun, schedule o kaya babala na okay, bukas sa mga alas 10 ng umaga, mapuputol ang tubig sa ganitong lugar, ganyan-ganyan. And so, mga kabahayan, ay mag-ipon na kayo ng tubig. Mga something like that. Di po ba? Ganyan po kahalaga ang tubig. Kasi pag wala tayong tubig, paano ngayon? Pag may sunog, di ba tubig ang kailangan natin? Oo. Yan po eh. At saka, kaya nga ho, tayong mga mamamayan, wag na wag mag-aaksayan ng tubig. Kung maglalaba ho kayo, kung pwede, yung mga pinaglabahan, kung pwedeng ibuhos sa banyo or whatever, para hindi nasasayang at least. Imbis na bubuksan pa yung gripo, kukuha ng pambuhos sa basi, sa ano, sa CR, mas maganda ho yung ano, yung mga pinag-anuhan na, ibig sabihin pinaglabahan na. At least may sabon pa ho yun, no? And then, para wag maging madulas, sa kanyo na lang banatan ng another ano, ng tubig na para maalis yung mga sabon. At least nakatipid po tayo ng konsumo ng tubig. At syempre, alam nyo naman, yung tubig, binabayaran natin yan, di ba? Lalo na dito sa Metro Manila. Yan po ang idinadaing ng mga mamamayan natin, ang tubig at kuryente. Okay. Whereas, sa probinsya tulad dyan sa Antique, di naman ho siguro nila idinadaing doon dahil baka maganda yung kanilang katubigan doon, katulad niyan. Dumaan ng bagyo, yun nga, dumating ang MMDA Public Service,
anong ginawa? Para may mainom ang mga tao, di na bumili ng mga bottled water. Ang ganilang binili siguro ay yung purifier. Ba, maganda hong kaisipan nyo, hindi po ba? Kaya nga tayo ay sumasaludo. So, yung ating mga mamamayan na nagpapahalaga sa tubig, sapagkat sabi nga po ni Mr. Gabot ay ang tubig ay buhay. Siyempre, salamat po, totoo yan. At ito pa ho, meron tayong isang shoutout from Mr. Willie Espirito. Mr. Willie Espirito is watching. Thank you very much, sir. Oh, kailan ho kayo bibisita rito sa ating studio? Opo. At of course, Diding Elizalde is watching. Thank you so much. Yan ho, yung hindi lamang ho sa probinsya ang medyo nagkakaroon ng scarce sa tubig. Kasi alam nyo naman, pag tayo'y binagyo, dito nga po sa Metro Manila, bagamat yung ating pong mga dam dito ay na-overflow yung iba at binabawasan nga po yung alam nyo, may certain ano ho yan eh, degree ng lalim ng dam, no? Pagka yan sumobra, syempre pinapawalan ng tubig. Eh, alam nyo, hindi naman ho lahat ng sobra ay tama, ay mabuti. No, syempre, everything sabi niya ho ay must be in moderation, no? Pero syempre, pag tubig, lalo na yung iinuming tubig, labi, gusto ho natin may mga nakahanda tayong tubig dyan, di po ba? Lalo na pagka sa gabi, ang ating pong mga gawain, yung mga nanay, syempre sa kanilang mga silid, tulugan, meron silang mga pichel ng tubig dyan. Kasi hindi nyo malaman pagkagabi may mga may mga pangangailangan. Biglang nagising kayo, nauhaw kayo, punta pa ba kayo sa kusina? So yung mga mother, yung mga nanay, talagang lahat ho ng mga tutubong problema pa lang sa pamilya, alam na niya no? So yun, nagbibigay ho siya ng mga ganong mga pagkilos, naglalagay siya ng pichil ng tubig sa kwarto. Anything happens na gusto, kailangan ng tubig ng ika nga po, mabilisan. O hindi na kailangan pumunta pa sa kusina na malayo. Andito na yung sa table ng sa loob ng kwarto. Ano mo na lang, sa baso, and then, yan, you can take a glass of water. Paka-importante po yun. At tandaan nyo, pagkatapos kumain, tsaka po tayo kailangang uminom ng sapat na tubig. Kasi ho, para yung digestive system natin matulungan ng tubig. Kailangan ho yan eh. Ano? Pagka tayo po ay kulang sa tubig, nakikita daw po yun sa skin. Wow! Kaya yung mga skin nyo, ha? Anuhin nyo eh. Pakinisin nyo sa pamagitan ng inom ng tubig. Pero sabi ho nila, yun daw ho mga may diabetic, hindi daw pwedeng uminom ng tubig. Ganun ba yun? Ha? I don't know, no? Pero hanggang wala ho tayong diabetic, hindi tayo diabetic, ayusin ho natin yung pag-inom. Sabi nga po, it's healthy daw na sa umaga, inom kayo ng isa hanggang dalawang basong mainit-init na tubig. Maligam-gam. Napakaganda ho nun. Ako sa akin ho, subok na subok yun eh. Kasi pagka ginawa ko ho yun, bago ako kumain ng breakfast, oatmeal o whatever, bread, inom ho talaga ako ng tubig na mainit, yung kaya kong inumin. At yun ay napakaganda para sa akin hong experience, kaya I want to share it with you. At yun ho, para sa ating mga kababayan, no? Na talagang yung tubig ay very healthy po sa katawan yan, at napaka-importante. So, yung mga pangyayari po dyan sa San Jose Antique tungkol sa kilos ng MDA Public Service Division, ay sumasaludo po kami, at syempre gusto nating ibalita dito sa atin sa Kamay Nilaan para malaman ho ng ating national government na ang mga probinsya, mga LGU natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay talaga namang kumikilos, no? Sapagkat alam nyo naman, kailangan natin ang unity. Ang kailangan natin ang pagtutulungan sa isa't isa para tayo makabangon ng husto. Hindi po yung magkanya-kanya tayo, hindi po ba? Lalo na sa ganitong pagkakataon na meron tayong, tayo po ay nilusob ng busita nating si Paeng, no? Na hindi naman siya welcome dito. At salamat na lang, pero kahit na ho halos ilang araw siyang tumigil sa iba't ibang bahagi ng ating bansa,
at siya ay nanalantanan talaga. Eh ngayon ho, unti-unti naman tayong bumabangon sa pamagitan ng tulong ng ating mga, ng ating national government, no? At syempre, hindi lang ho tayo kailangang umasa sa ating gobyerno para tayo makabangon. Isang magandang halimbawa po ang ginawa ng mga tao dyan sa Antique, especially the MMDA Public Service Division, sa pangunguna ng kanilang mga tauhan. Ayan po, si Mr. Abraham Bona. At syempre, sa ating pong reporter na si Diding Elizalde, na alam niyo po yung mga magagandang gawain. No? Hindi naman ho sa dapat ipagyabang natin. Kailangan ibabandila ho natin yun. Bakit? Para ho tularan at siyempre masiyahan naman ng ating national government na sasabihin niya na, wow, hindi naman lang pala tayo, hindi pa lang pala tayo dito kumikilo sa Kamay Nila at Metro Manila, kundi hindi na kailangan utusan pa yung ating mga probinsya. Sila-sila ay nagtutulungan. Di po ba magandang ano yon? Magandang development at magandang balita para sa lahat. Eh, hindi ho natin makakalimutan ang nagawang mga negatibo ng ating, yun nga pong busita na ating bagyo. Pero syempre, kakaroon tayo lagi ng lesson dyan at ihahanda na natin ating mga sarili sa mga susunod pa. Dahil tandaan nyo po, hindi pa ho tapos ang tag-ulan. Alam nyo po, hanggang Disyembre, minsan pag inaalat-alat tayo, December na Disyembre, umuulan, di po ba? Pero ang sabi ho ng mga iba, sinasabi nila, pag may ulan daw, it's a blessing. Yun ang mga kinakasal eh. Pag sinabi, wow, umuulan, bukas umuulan pala. Wow, blessing daw yon. Well, para sa atin, every day is a blessing. No? Another day for us. So, magpapasalamat po tayo sa Panginoon at syempre, maging positibo tayo sa lahat ng ating pong mga iniisip. At kung tayo man ay dinadalaw ng mga kapestihan tulad ng bagyo o anuman, ay maging positive thinker ho tayo at lumaban siyempre. At pag lumalaban tayo sa mga anho natin, mga kapighatian sa buhay, maganda ho yun. Kasi yung taong hindi po marunong lumaban sa buhay, paano ho yun? Ibig sabihin, talunan siya. Hindi ho magandang ano yun, pag-uugali. Kailangan ang anumang problema, iisipin natin laging may kalutasan. At syempre, yung mga problema natin dito sa ating bayan, tayo naman ay hindi pinababayaan ng ating gobyerno. Lagi ho naman silang nandiyan at gumagawa ng paraan. So, ganun din naman ang gawin natin na hindi natin iaasa ang ating mga sarili sa ating pamahalaan, kundi makikipagtulungan tayo. Katulad din ng ginawa ng ating mga mamamayan dyan sa lalawigan ng San Jose Antique, na meron po silang pagkakaisa at meron po silang tinatawag na pagmamalasakitan sa isa't isa. Di po ba maganda yon, no? At kami po ay nasisiyahan. Sana ay marami pa tayong mga balitang positibo dahil ito ang ating kailangan ngayon sa ating buhay. Dahil alam nyo naman, yung tayo ay nasa ika nga ho, medyo naghihirap tayo ngayon dahil mataas ang inflation, no? Mga bilihin, pero sinisikap ho ng ating gobyerno na makontra yun. Tulad nga yung kanila na ibalita namin sa inyo nung umaga, nang kasama ho natin yung ating Batikan na journalist and broadcaster na si Ginoong Asintado. Sino yun? Si Gabi, si Sammy Gabot, no po, na binalita namin sa inyo ang tungkol sa kadiwa na inilunsad ng ating pamahalaan. No? At maganda ho yan, natuwa ang mga mamamayan dahil kung natatandaan nyo, yan ay proyekto pa ng kanyang amang former President Ferdinand Marcos. No? So, pinagpatuloy niya nga at ngayon po, natuwa ang mga tao sapagkat malaking kamurahan o malaking tipid ang nangyari sa mga inanantahanan na agad sumugod sa mga kadiwa centers.
na para makabili ng mga pangangailangan. Sabi ho, Tita Mel, paki-shout out sa mga taga MMDA sa grupo nila Sir Abraham Bona sa kasamahan at sa kanilang driver kay Nonoy Jose Bandiola. Hello po, Mr. Nonoy Jose Bandiola. Kamusta po kayong lahat dyan? At thank you very much, of course, to Mr. Abraham Bona, ang nurse ng MMDA Public Safety Service Division. Thank you very much. And of course, to you, Diding, ha? Diding Elizalde. So, yan po, ano ba yung sinasabi natin kanina? Ayun ho, yung tungkol sa kadiwa, di ba? Ayun ho, eh, malaking bagay ho yan sa ating mga inanantahanan at sa lahat ng mamamayan. Kasi, alam nyo, yung asukal na napakataas, eh, napaka mababa sa kanila. Parang 30 pesos yata ang pagkamura. Eh. 30 pesos is 30 pesos. Malaking mura ho yun, di ba? Eh, siyempre, may mabibili pa kayo nun sa halagang 30 pesos na mga gulay-gulay dyan na pwede nating gawing lagyan ng, mga anong tawag dito? Halimbawa, luya, eh, sabaw na yun, di ba? Plus konting timpla ng panimpla, eh, medyo may tuyo tayo dyan, eh, ulam na ho yun. At lagyan natin ng mga dahon-dahon na makakain, beh, masustansya ho yan. Alam niyo po, ang ating mga nanay sa mga tahanan ay malikhain sa pagluluto. Hanga tayo sa kanila, yung mga ina ng tahanan na talagang pinagkakasya at napagkakasya nila ang maliit na budget para makakain ang pamilya na ika nga mura na, eh, masustansya pa. Yun yun, di ba? Hindi naman ho porke mahal, eh, masustansya na. Oh, wag naman magagalit sa atin yung kain kayo ng kain dyan sa mga nagtitinda ng mga ano dyan, ng mga restoran, yung mga puro manok-manok kayo na prito. Eh, hindi naman ho masyadong healthy yan, eh. Kesa kung bumili kayo ng mga gulay, na syempre may konting mga, pwede rin ho kasamahan ng pritong manok or whatever. Pero hindi naman ho araw-araw tayo pritong manok. Masama ho yan sa kalusugan. Ay, kailangan maging malikhain, no? At syempre, masipag. Eh, pag hindi ho tayo masipag at tayo ay hindi malikhain, paano tayo makakapagluto ng masarap na, matipid pa, at saka kasyang-kasya pa sa pamilya. Yan. Lahat po yung yan ay naranasan natin dahil syempre tayong mga ina ng tahanan, lalo pat nung maliliit pa ating mga anak, syempre yan ang mga iniisip natin. Ano kaya bukas ang lunch ko para sa mga anak ko? Yan ang number one, di po ba? Pagka yan ay maging magaling kayong magluto, ay tatatak sa utak ng inyong mga anak, si mama ko ang galing magluto, sarap magluto. No, di ba? Hanggang sa kanilang pagtanda, maaalala nila yung luto mo. Bahala na sila kung makalimutan ka na. Ganun talaga, no? Sinasabi nga ho, pag matatanda na, lagi kayong nasa huli ng listahan. Huwag na kayong umiyak dyan o magdrama-drama. Tanggapin na natin ho yung mga ganyang katotohanan na ang mga matatanda ay nasa huli lalagi. Ganun talaga yun, eh, di ba? Hindi lang naman ho tayo, lahat ng mga tumatanda, mas marami po ang nasa huli na ng listahan ng kanilang mga anak. Intindihin na lang ho natin sila. Sapagkat once upon a time, tayo din siguro ay ganun. Tayo'y pinaghahandaan natin ng kanilang kinabukasan. Puro sa kanila na lang ang ating mga interes, ang ating mga yung linya ng ating kaisipan puro sa ating mga anak, no? Mag-aaral, paglaki nila, kanilang mga kapagkain, kanilang pananamit, etc., lahat na. Lahat gagawin natin para sa kanila. Kayong malalaki na sila, bahala na sila sa buhay nila. Kung maalala tayo, okay sa alright. Kung di naman, okay din, di ba? No hurt feelings. Ganyan ho talaga, eh, no? Kailangan matuto tayo sa lahat ng bagay. So hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, thank you very much po sa inyong pamamatnubay ng ating programang Kadiskarte. And don't forget to like us, share us, and of course, subscribe us in our YouTube channel and our Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting, at ang lahat ng mga programang ito. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye. Hello.